Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit, bago po ang lahat, shout out po kay Optimus Alan Tamundong. No? Si Sir Alan Tamundong po ay dati nating kasamahan sa CMP Federal Security Agency. Isa po sa aking mga nakasama bilang security supervisor. So, mabuhay ka, Sir Alan Tamundong. Shoutout din kay Adrian Elefante, no? Adrian Elefante from Primark Katbalogan, Samar. So, shoutout din diyan sa mga taga Katbalogan at sa mga taga Samar, no? Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din kay Bien Peregrino. Ito po yung sinasabi niyang mga tropang masters, no? Shoutout sa inyo diyan, no? SG Peregrino, Ganyo, Regalario Brothers, no, Bandin, Subing-Subing at Kolyo, no. Maraming salamat po sa patuloy po na pagtangkilik sa ating channel. Okay? Shoutout din kay Mary Ann Navales. Shoutout din kay Benito Recto Jr. from Alaminos, Laguna. So, shoutout sa iyo. Siya po ay dating security personnel sa isang retail establishment, no? Shoutout din kay Roslyn Pestaño ng JMA Cavite. At shoutout din kay DC Matt San Antonio, isang detachment commander, no? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? At sa patuloy na pagtangkilik, no? Umasa po kayo na sa abot po ng ating makakaya, hanggat may hininga, ika nga, patuloy po tayong magbabahagi ng ating mga nalalaman, no? At mga nadidiskubre pa, dito sa patuloy tayong magbabahagi, no? Para po maiangat ang kamalayan ng ating mga security personnel, di ba? So, ang tatalakayin po natin ngayon, ito po yung nasimulan na natin nung nakaraan linggo, yung post order. Ngayon naman po, ano ba yung post order o yung trabaho ng isang roving guard, no? Kasi dito po, no, maraming mga security managers o sa part ng ating mga kliyente, mga client representatives, ika nga, no. Pag nakikita nila yung gwardiya naglalakad, nakatayo, sinasabi nila walang ginagawa, no. Hindi po ganoon 'yon, no. So, meron pong trabaho. Kahit ang gwardiya po nakatayo, gumagana po yung kanyang five senses, no? Kung maaari nga po, paganahin yung six sense, yung six senses o the six sense. Well, mas maganda po sana para na-preempt natin, no? Na-anticipate natin yung mga posibleng mga security breach or mishap na pwedeng mangyari. So, ang tatalakayan natin ngayon is yung post-order trabaho ng roving guard. Okay po? So, una bilang roving guard, syempre, paikot-ikot ka, no, you conduct foot patrol, no? So, umiikot ka sa bawat pwesto at sa bawat dinadaanan mo mula sa isang pwesto papunta sa panibagong pwesto, no? Nagkakanda ka syempre ng monitoring. So, sa monitoring, ano yung mga nakapaloob dyan? Let's say, kung ikaw ay nasa planta, mga manufacturing companies, pabrika, no? So, siyempre, tinitingnan mo dyan, baka may nakapasok na ibang tao, no? So, you prevent the entry of unauthorized person, no? Unauthorized entry, di ba? So, let's say, nag-rubing ka, tawag niyan, sa umaga, no? Let's say, yung mga opening clearing. So, tinitingnan mo dyan yung iniiwasan mo dyan o tinitingnan mo makita dyan yung mga possible intrusions. Di ba? So, nagkaroon ng unauthorized entry. Baka may intrusion. Okay? So, of course, tinitingnan din natin dyan kasama sa monitoring is yung baka merong mga suspicious activity. So, ano ba yung suspicious activity? Between employees? Di ba? Kung ikaw naman ay nasa isang retail store, nasa mall or department store, no? Tinitingnan mo yung mga suspicious gesture, unusual gesture, suspicious activities
ng mga taong nariyan, customers, di ba? Baka mamaya may mga shoplifters diyan, okay? Sa buwatan, sa pagitan ng bawat empleyado, lalong-lalo na po sa mga retail establishment, no? Sa buwatan, sa empleyado at sa customer, no? Okay? So mga kahera, mga merchandiser, no? Mga sales clerk, no? So yan po yung mga tinitira natin, suspicious activity. So kasama rin po sa bawat pag-ikot natin yung mga pagtanaw o pag-observe po doon sa mga unsafe conditions, no? Bahagi na po 'yan ng trabaho natin, no? Pag may nakikita tayo diyan na mga nakalaylay na wire, okay? Yung mga ceiling na medyo dilapidated na at anumang oras pwedeng bumigay, lalo na po nitong mga nakaraan, nag-uulan, bumabagyo. Baka po may mga leak yung inyong mga roofing system, no? Tumatagos na po at yung inyong gypsum board, no, yung ceiling eh napuno na ng tubig, so posibleng bumigay. Yung mga wet floors, di ba? So pag meron kang nakitang housekeeping personnel nagmamap, wala man lang caution ano, caution cone, so that is something to be observed or to be i-check po natin. Okay? Of course, unusual situation. No, kasama po 'yan sa tinitingnan natin, no. Kadalasan, let's say sa mga retail employees, mga mall, no. Kung ikaw ay na-assign diyan na roving personnel o roving guard, doon ka tatambay sa mga area na kung saan merong mga tawag niyan, mga high value items, no. Let's say mga high value, hindi lang items, mga high value information, no. Kung ikaw ay naka-assign sa isang highly critical facility, no? So titingnan mo lagi yung area or opisina na naglalaman ng mga vital information. So doon ka dapat, no? Basically yun yung mga tinitingnan natin. Sa mga malls naman, department store, retail establishment, so yung mga display o yung mga, let's say sa mga mall, yung mga tenant na nandun yung mga jewelries, no? So basically ang tinitingnan natin po rito, we are focused on the areas where valuable information, materials or items ay kung saan doon naka-concentrate. Okay? So yung mga high value. Okay? Of course, kung ikaw ay roving guard, you must have a regular coordination with the CCTV operator, no? Kasi baka mamaya may na-observe yung CCTV, siyempre wala namang ibang tatawagan 'yan. Let's say na malapit sa area mo yung pangyayari o yung isang unusual incident na naobserbahan ng operator, so walang ibang tatawagan niyan kundi ikaw, no? Immediate ikaw ang tatawagan niyan kasi ikaw yung malapit sa area. Okay, so yan po yung mga ilan, no, sa part ng mga monitoring, no, ng roving guard, no. So bilang roving guard din, kayo rin ang tumatay yung QRF. Ano po ba yung QRF? Bilang roving guard, dahil kayo ay umiikot, yun yung wala kayong hindi kayo fixed post. So umiikot kayo yung QRF, yung quick response force, no? So QRF personnel, no? Quick response force, no? Or sa iba yung mga emergency responses. So kayo yung unang tinatawag po diyan. Okay? So let's say may sunog, may robbery incident. So basically, kayo yung unang makagagalaw kasi hindi naman pwedeng iwan ng mga fixed post yung kanilang pwesto. When it comes to coordination sa mga proper authorities, kaya yan, no, unang tatawag sa police, barangay, no? Kung sunog yan, bumbero, okay? Kung yan ay natural calamities, of course, yung mga kasamahan natin sa Red Cross and the RRMC, okay po? So, assist someone in need or helping people, no? Contact authorities. And of course, no? Securing premises, di ba? Kasi pagka merong mga disaster, whether man-made or natural disasters, ang iniiwasan po natin dyan, yung magkaroon po ng looting, no? So, lalong-lalo na po, kung kayo ay naka-duty sa isang mall, department store, or retail establishment, supermarket, iniiwasan po natin dyan yung looting incident, no?
So, nung panahon po ng Yolanda, no, isa po yan sa mga security breach o breaches na nangyari. Okay? So, of course, bilang roving guard o roving security personnel, no? So, kayo yung nagsisilbing assist or reliever. Diba? Mayroong personal necessity, yung isang private security professional na naka-duty sa isang pwesto, no? So, kayo yung tatawagan para i-assist siya, no? Kakain yung isang PSP o yung private security professional, di ba? So, kayo yung tatawagin, no? Kayo yung mag-a-assist sa kanila, no? So, kung minsan naman, may isang pwesto, let's say, entrance, no? Entrance ng empleyado, let's say, pasukan, either pasukan or labasan ng empleyado. So, basically, yung volume, hindi kakayanin ng isang PSP or ng isang private security professional. So, maaari mo siyang asisan dyan or tulungan, no? Halimbawa naman, nung panahon ng COVID, no? Pandemic, di ba? Yung mga supermarket talagang dinagsa ng mga tao. Diba? Pagkapasukan, siyempre, kailangan ng assist, no? So, pwede sila rin yung, kung hindi kakayanin ng isang security personnel yan o security professional yan, so, dapat mag-assist doon yung roving guard, no? Let's say naman, and of course, no, kung ang pinag-uusapan dyan ay pasukan o labasan ng empleyado, at kung marami nga, dagsa, no? Pasukan kasi, pasukan o labasan. So, dapat na kahit na marami, para maisagawa yung normal na trabaho, let's say, body frisking, inspection, checking of belongings, eh dapat po, ma-assistan natin yung isang security personnel na nakapwesto po roon. So, isa po yan sa trabaho natin bilang roving personnel o roving security personnel. So, doon naman po sa mga mall, mga opisina, mga buildings, establishment na let's say may mga housekeeping personnel, engineering or maintenance personnel na may gagawin sa mga highly critical na opisina ng mga boss natin, no? So, kung minsan may mga protocol tayo diyan na sinasamahan po 'yan ng roving security personnel or professional. Kasi po para po mabawa upon entry, check po ng security personnel or professional yung area. So, habang gumagawa po sila dyan, nag-i-install ng kung ano man, naglilinis ng kung ano man. So, ang tawag po niyan dun sa mga dating, minsan ang tawag dyan, tutok. No? May nakatutok, may nakabantay. So, ina-assist sila. Okay? So, kung may mga contractor na gagawa, so, kasama po yan. No? So, lalo na po dun sa mga itinuturing na restricted areas. Okay po? And of course, after the activity, yung mga contractor, housekeeping, engineering, or sino man na nariyan, mga third party, must be subjected to proper protocol, no? Body frisking, okay? Inspection of belongings. Kung yan ay nagpasok ng gamit, of course. So, dapat ma-check ng maigi bago pa makalabas, no? So, yung gate pass system natin dyan. And of course, yan naman po ay trabaho na ng exit guard. Pero siyempre, once na nasa area yan, eh dapat inobserbahan po natin bilang roving security professional. No? So, kapkapan po natin sila. And of course, bilang roving security professional o roving guard na tinatawag, so, enforcement of safety protocol. No? Isa po yan sa kasama sa post order o trabaho natin, no? Enforcement of safety protocol. Ano po ba yan? Let's say, kung kayo ay na-assign bilang clearing, no? Nasa clearing or magsasara na yung establishment, no? Nakita mo, pagdating mo sa isang opisina, may mga nakasaksak na mga aparato na usually hindi naman talaga dapat nakasaksak o dapat po patayin yan, then, di ba, yung patayin ng maayos at bunutin. Okay? So, yan po yung mga bilang safety protocol, no? Bilang safety protocol officer or enforcement ng safety protocol. Sabi ko nga, nadaanan mo, may basa, may mga nakalaylay na ano, gawin mo ng report yan. No? Let's say, sa mall,
yung mga nakausling tiles na posibleng magdulot ng pagkapatid sa sino man, whether empleyado or customer, eh dapat po nagagawan po natin ng report yan. Di ba? So, anumang naobserbahan natin, no, bilang roving security professional, eh dapat po, ginagawan po natin ang report. Okay? So, mga appliances, no, na nakasaksak, gumagana, na whether yan ay hindi sinasadyang naiwan or talagang whether intentional or hindi, nakaligtaan lang, eh dapat po ubunutin natin. And we must make proper coordination, of course, sa engineering department or maintenance personnel. No? So, kasama rin po, no, sa kung kayo po ay naka-assign sa, let's say, yung mga mall na malalaki or mga property, no? So, kung kinakailangan mag-assist sa traffic, no? Kasama po yan, no? Traffic control. Okay? No, kasama po yan sa trabaho natin. And of course, bilang roving, you conduct foot patrol, no? May mga patrol, yung sa patrol kasi, minsan, depende kasi yan, may mga patrol guard din na tinatawag. Depende po yan kasi sa laki ng establishment. Kung kayo naman ay nag-ooperate sa isang building lang, of course, bilang roving, eh, kasama yan. You conduct foot patrol, yung tawag po natin dyan. Okay? So, regular checking of premises. And of course, any unusual situation or unusual incident while conducting your tour, while conducting or while performing your function as roving security personnel or security professional, you always follow reporting protocol, no? Any unusual, i-record sa logbook. Kung kailangan po gawan ng report yan, gawan po natin ng report yan. Huwag po tayong magsawa, no, sa paggawa ng report, sa pag-record. Kasi tandaan nyo po, ang pinakamahusay na sandata ng isang security professional, no, is yung ating ballpen at logbook. Okay? Yan po yung pinakamahusay na sandata natin. No, yan po yung ating epektibong equipment, no, sa trabaho po natin. Okay? So, muli, maraming salamat. Antay lang po tayo sa mga susunod na video. Okay po? Sisikapin po natin na maging na makapagbahagi pa po tayo, no? Para po sa ikaangat ng kamalayan ng ating mga security personnel. Okay po? So, muli po, stay safe, be alert, and be aware.